Karamihan ng mga NBA players ay may ibang sports bukod sa basketball. Andyan ang football, soccer, tennis, at kahit yung MMA. Pero may isang player ngayon na masasabi nating may kakaibang sport bukod sa basketball. Ito ay walang iba kundi si Jamal Murray, ang point guard ngayon ng Denver Nuggets, na isa sa bagong aabangan talaga since Carmelo Anthony sa franchise ng Denver Nuggets. Kaya para sa episode na to ay balikan natin ang naging kakaibang training nitong si Jamal Murray para ma-connect niya sa paglalaro ng basketball ngayon sa NBA at isa sa naging problema talaga sa kanyang basketball career. Kaya umpisa na natin. Si Jamal Murray ay nagmula sa Ontario, Canada na ang kanyang mga magulang talaga ay mula sa Jamaica. Ang tatay niyang si Roger Murray ay naglaro din ng basketball noon. At naging ka-teammate ang tatay ni Jamal Murray ang boxing legend na si Lennox Lewis na noon ay naglaro din ng basketball bago pasukin ang professional boxing. Ang naging unang sport talaga ni Jamal Murray ay track and field kasama ang kanyang nakakabatang kapatid na si Lamar. Bago talaga siya mag-umpisa mag-training ng basketball at noon ang ginawa ng kanyang ama ay sinasali siya sa liga na mas matatanda sa kanya. Na mga 12 to 13 years old na si Jamal ay pinagpa-practice pa siya ng scrimmage sa mga college player sa lugar nila at sa mga panahon na to ay nag-aaral na rin siya ng kung fu. Ayon sa kwento ni Jamal, nung bata pa siya, ang una niya napanood na Chinese film ay ang 5 Deadly Venoms na hindi niya alam na yung pinapanood niyang pelikula ay meron siya makikita na pwedeng gamitin bilang isang training. Hindi yung mga naglalaban na actors sa pelikula, kundi yung meditation na para naman ito sa tinatawag nilang mental toughness or maging focus talaga sa game. Nagsimula siyang gamitin ang training na yon sa mga simpleng bagay para ma-enhance ang kanyang other skills. Sinabi din ng isang martial artist tulad ni Scott Adkins sa isang interview sa Vanity Fair na magagawa ng katawan ang beyond sa limit kung focus talaga ang isip nito. Si Jamal Murray kasi yung tipo ng player na babad sa practice. Sinabihan pa nga siya ng kanilang president of basketball operations sa Denver na bawasan yung kanyang pagbababad sa gym kasi baka bumigay ang kanyang katawan sa loob ng 82 games sa regular season. Kung ang ibang mga players ay mayroong tinatawag na load management, si Jamal Murray naman ay mayroong meditation na nanggaling sa kanyang kung fu training. Gusto ko sanang i-connect sa pelikula ni Jaden Smith, kaso Karate Kid nga pala ang pamagat noon kahit kung fu ang discipline na ginamit. Sabi pa ni Jamal Murray, yung training niya sa kung fu ang nagbigay sa kanya ng power of mind para mailabas niya yung lagpas sa kanyang limit ng katawan basta dumaan siya sa tamang meditation. So ito na, una siya naglaro talaga para sa Grand River Collegiate Institute sa Ontario bago siya lumipat papuntang Orangeville Prep dahil ang tatay niya noon ang nakuha bilang assistant coach ng team. Naging kakampi pa niya dito si Tonmaker. Yung duo kasi ni Jamal Murray at ni Tonmaker ay naging balakid talaga sa maraming team sa Amerika at noon ay naging part pa sila ng maraming basketball camp. Ang isa nga dito ay yung Nike Hoop Summit. Ang kasabayan pa nila noon ay sina Ben Simmons, Jaylen Brown at Brandon Ingram. Mula Canada ay naglaro siya para sa Kentucky nang i-recruit siya ni John Calipari. Bilang freshman ay napabilang siya sa listahan ng mga kandidato para sa John Wooden Awards at sa Naismith Player of the Year. Sa nag-iisang season ni Jamal Murray sa Kentucky ay nag-average ito ng 20 points, 5 rebounds at 2 assists per game. Kasama pa doon ang 40% mula sa 3-point area at siya din ang may pinakamataas na average bilang freshman sa points sa team history ng Kentucky under dito kay John Calipari. Dahil sa fantastic season ni Jamal Murray ay agad siyang sumali noon sa 2016 NBA Draft na napili naman siya ng Denver Nuggets. Bilang 7th overall pick na mataas talaga ang expectation sa kanya dahil sa kanyang high school at college career. Nakaka-score naman siya ng bigating numbers at dito ay naging off the bench player muna siya na may almost 10 points, 2 rebounds at 2 assists per game. Kasama naman noon ang 33% mula sa 3-point area. Nang kanyang ikalawang taon ay umangat agad yon sa 16 points, 3 rebounds at 3 assists per game. Kasama din ang pagtaas ng kanyang field goal percentage. Nakasama na rin siya bilang starting point guard ng Denver Nuggets. Ito lang kasi yung nakikitang problema sa kanya. Masasabi kasi nating kulang sa kanyang karir na hindi siya nabibigyan ng masyadong media attention na dapat meron siya. Isang top prospect mula sa Canada at naging top scorer pa sa college. Kasunod pa
ang pagiging lottery-fic. Kumbaga, hindi naging ganong katindi ang hype sa kanya. Dahil na din sa marami mga players ang naglaro sa US ang naging kasabay niya sa draft class. Parang ang lumalabas pa nga ay mas nagkaroon ng attention pa sa kanya yung media nung may hindi sinasadyang nailabas na private video ng kanyang JF noon kaysa pag-usapan yung nagagawa niya sa loob ng basketball court. Meron naman naging topic sa kanya pero medyo limitado nga lang. Isa pa nga dyan ay nung sinubukan sana niya makapagtala ng 50 points sa garbage time kontra nung sa Celtics. Mas napansin noon ang sinabi ni Kyrie na parang hindi maganda yung ginawa ni Jamal Murray. Nagagawa siya ng 50 points sa isang play na wala nang masyadong depensa kasi halos tapos na yung laban. Sa malamang sasabihin nyo, maganda naman na nilalaro ni Murray. Manabi siyang high scoring game. Nababalita siya sa YouTube at ilang website. Pero ang tanong ko lang dyan, ilang araw nyo siya nakikita sa mga media na yan? Yung tipo kasi ng media attention sa kanya ay parang pinakulong tubig lang na bigla na lang lalamig. Isang araw lang matatapos na, hindi tulad ng iba mga players na may hype na gagatungan pa para lalong umingi ang pangalan nila. Kaya napapag-usapan ng at least 2-3 araw. Yan kasi ang sinasabi nilang star power at itong 2020 playoffs ay makuha na kaya niya ang media attention na dapat meron siya para sa isang rising star. Kau ba naman yung umiscore ng 250 points at isang 40 point game at mapasama sa linya ni na Allen Iverson, Michael Jordan at Jerry West? Ang sinasabi kasing huling player na nakascore ng at least 140 points sa loob ng 3 games sa playoffs ay itong si Allen Iverson noong 2001. Nagawa naman ito ni Michael Jordan noong 1988 at si Jerry West naman ay noong 1965. Kasama na si Jamal Murray sa mga elite kung stats ang pag-uusapan. Sa huling 3 games pa na yun ay meron siyang 64% mula sa field sa 25 attempts per game. Isama pa natin yung 61% sa 3-point area na meron naman siyang 11 attempts per game. Sa loob naman niya ng 40 minutes na meron naman siyang 47 points per game. Ganong ka-efficient ang nagawa ni Jamal Murray sa 3 games na yun. Kaya mahirap baliwalain basta-basta. Kung maka-score kasi ang isang player ng malaking points, ang kalimitang kasing tinitingnan ng mga analyst dyan ay yung shot selection at yung dami ng attempts. Familiar naman kayo siguro dati kay Kobe noong mga 2009 hanggang 2012. Kung magagawa pa ulit ito ni Jamal Murray sa Game 7 kontra dito sa Jazz na kung saan ang isa din sa pinag-uusapan doon ay si Donovan Mitchell na merong bigating numbers din ang binibigay para dito sa Utah, ay mas lalong tatatak ang pangalan nitong si Jamal Murray. Hindi katulad na nangyari kay TJ Warren nung nakaraang regular season na parang nawala agad pagdating ng playoffs. Kalimitan, yung mga players talaga para masabing nasa superstar or all-star status, yung stats nila ay dapat matumbasan din ang ingay ng media. Bigyan ko kayo ng example, si Tobias Harris noong 2019 season habang naglalaro pa siya sa Clippers. Yan ang naging kwento nitong si Jamal Murray kung ano ang special training niya para magamit siya sa basketball at ano yung isang bagay na kulang talaga sa kanyang karir. So hanggang dito na lang ulit. Kung meron kayong komento o reaksyon, ay ilagay nyo na lamang sa comment section.